Alright mga kaibigan, SMNI, trending issue mga kaibigan, yung pong pag-cite and contempt sa dalawang anchor po ng SMNI, hinggil po dito sa allegation kay House Speaker Martin Romualdez, yung paggamit di umano na 1.8 billion peso travel fund mga kaibigan. So ngayon, nung nakaraan po, alam nyo na nga, pina-cite and contempt sila, nakulong po sila sa Kongreso. Ngayon mga kaibigan, ang tindi, grabe talaga itong ano, no, mga anchors ng SMNI. Talagang kasi sila po ngayon ay tawag dito, gumagawa ng hunger strike, no? Habang sila po ay naka-detain. Tubig lang daw po ang kanilang tinitik. Grabe, no? So, sabi ng kanila daw abogado ay they will do that hanggang matapos po yung ano, yung pag-contempt sa kanila. Mukhang mapapatagal dahil baka po yung session ng Congress mga kaibigan ay magkakaroon na po ng Christmas break. Nako po, ibig sabihin, nako, eh kawawa din naman, ano, magkakaroon po sila ng holiday season na nakadetain po dun sa detention facility ng Congress, mga kaibigan. So, ano po ba yung hinihingi ng Congress to lift up that, ano po, no, yung pag-cite sa kanila in contempt? Just to, just for them to mention their source, yun lang naman po ang hinihingi nila. Pero syempre, di ba, siguro ayaw talaga nilang pangalanan yung kanilang source or baka wala naman talaga, ayaw talaga nilang sabihin mga kaibigan. Nakakaano din, nakaka-excite, saan nahahantong ito? Ngayon, hindi po sila kumakain, nag-hunger strike po sila at tubig lamang po ang kanilang tinitik. Hanggang kailan po nila titiisin yung gutom mga kaibigan? Of course, pagka hindi ka kumain, manghihina ka, no? Bababa siguro yung, baka bumaba yung potassium mo, yung sodium mo. Baka mag-collapse ka naman yan, di ba? If you are not physically ready to do that, mga kaibigan, ano? So, grabe, grabe, mga kaibigan. Saan po yan nahantong? Hanggang kailan po sila hindi kakain? Yan. Okay, let's see. Pero anyway, syempre, sa isang banda, kawawa naman din, ano? Dahil mag-holiday season sila sa loob ng detention facility. Sana, siguro, inaantay din ang taong bayan, pangalanan na lang siguro nila yung source nung kanila pong tawag dito, allegation against kay House Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan. So, inaabangan din natin lahat yan, mga kaibigan. As a Filipino, magkaroon po tayo ng social responsibility at the same time, social awareness para po yung mga current events po sa atin, alam at naiintindihan po natin, mga kaibigan. Don't be too prejudiced at don't be too biased. 'Di ba? Magsaliksik tayo, 'di ba? Kung meron man na nagalaw na pera ng taong bayan, 'di ba? Saliksikin natin, may basihan ba? Kasi hindi din tama 'yon. Pero kung ang bintang naman po ay 'di ba, kung ang bintang ay napapatunayan, may facts, may documentation, 'yun ang ano, maganda. Pero kung ang bintang po is para makapanira lamang, yung bintang po is wala naman pong basihan, wala pong maipakitang tawag dito, reliable source, mahirap din po yun kasi nakakasira po ng imahe ng mga taong hindi naman po gumagawa. So yun lang mga kaibigan, sama-sama po nating abangan kung ano pong mangyayari dito, hanggang kailan po ang hunger strike na ito, kasi talagang yung mga ganyan pong tao, minsan talagang mapapahanga ka din eh, pero biro mo hindi ka kakain. 'Di ba? Tubig lang ang iniinom nila mga kaibigan. Kung sa mga kongresista, tingin ko lalo na ngayon mag-holiday season, baka hindi naman sila hindi sila tatalaban ng mga ganyang hunger strike kasi busy ang mga 'yan eh, 'di ba? Magpupunta yan sa mga Christmas party, dadalo sa mga celebration, family gatherings, reunion. Kahit ikaw mag-hunger strike ka, yung iba nagliliwaliw naman, so baka hindi din nila maramdaman yung hunger strike na ginagawa mo unless, 'di ba? Ipalabas talaga ng mainstream media. So yun lang mga kaibigan, sama-sama po nating abangan kung ano pong mangyayari. Mga SMNI news anchors mga kaibigan. Silver Voice TV. Maging mapanuri, maging mapagmatsyag mga kaibigan. Peace.